Ang batang mahilig magsinungaling. Sa isang malayong nayon, may batang babae na nagngangalang Elisa. Siya ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang pagiging sinungaling. May pangyayari na nagsinungaling siyang may sakit upang hindi makapasok sa paaralan at maglaro na lamang magdamag. Meron ding pangyayari na nagsinungaling siyang pasado sa pagsusulit kahit ang totoo ay baksak ito. Madalas din siyang magsinungaling sa mga kapatid at mga kalaro na nagdudulot ng di pagkakaunawaan. Isang gabi, habang naglalakad si Elisa, ay may nakasalubong siyang isang matanda. Huminto ito at nagtanong ng direksyon sa kanya. Agad naman niya itong sinagot. Subalit, ang kanyang sagot ay puno ng kasinungalingan. Hindi niya alam na ang matanda pala ay isang engkantada. Dahil alam ng engkantada na nagsisinungaling sa Elisa, agad niya itong pinarusahan. Bawat kasinungalingan na sasabihin na Elisa ay unti-unting mawawala ang kanyang boses. Sinabi ng engkantada na hangga't hindi siya nagsisisi at nagbabago, mananatili siyang walang boses. Sa umpisa, hindi pinansin ni Elisa ang babala ng engkantada. Ngunit, habang tumatagal, bawat kasinungalingan ay unti-unting nawawala ang kanyang boses. Nang tuluyang mawala ang kanyang boses, wala siyang nagawa kundi ang magsisi at umiyak. Kahit anong pagsusumamo niya sa engkantada, ay wala nang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Nadinig ng engkantada ang pagsusumamo ng puso ni Elisa, kung kaya't binalik nito ang kanyang tinig. Tuwang-tuwa si Elisa at nangakong hindi na muling magsisinungaling. Mula noon, si Elisa ay nagbago at naging tapat sa kanyang mga salita. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat na ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng hindi maganda sa sarili at sa kapwa.